Hi everyone, welcome back to my channel. This is AnnlieJoy. Today po, we are back for the episode 35 po of Unbreak My Heart. Ayan, medyo na late po tayo ngayon, but still, kailangan po natin ma-upload ito dahil marami pong nakaabang. And pasensya na po sa mga supporters na nakaabang po sa Unbreak My Heart episodes. So, ito na po yun. Gagawa na natin ang reaction video. Sa mga hindi pa po subscriber ng AnnlieJoy TV, please consider subscribing po para ma-update kayo every time na may mga bago po tayong upload. Let's start po agad-agad ang ating reaction video for episode 35. Sinamahan mo ang mami mo para mag-apologize sa akin. Baka ikaw ang kailangan mag-apologize. May ebidensya kami na wala akong kinalaman sa nangyari sa anak mo. Sinaktan ako ni Rose kaya ako nahunan. Kita-kita naman dyan sa video. At kitang-kita din na umaarte ka lang, tita. Kapag hindi natin hinarap ang problemang ito, baka maunta naman yung nangyari dati. Mahal ni Alex ang anak natin. Ano kaya ayun mo? Ano kaya lihim ng nakaraan? Saan matutunan mo patawarin sa pisteng? Oh my gosh. Isiselos siya, no? Kaya na. Nakakatakot si Renz! Wow! Mahal mo, ah! Ba't itong mga pagkaan? Baka naman sinili mo pa ako, ah! Dapat nga akong sumilin sa'yo, ah! Kailan na rin sa'yo? Akala ko ba okay na lahat? Gusto ko rin maniwala na okay na. Na nakamove on na yung anak ko. Pero, hindi pa. Pero paano kung lagi ka nandyan? Ano ba gusto mong palabasin? Na may gusto pa rin ako sa anak mo? Na ako ang naghahabol sa kanya? Paano kung hindi lang ikaw? Paano kung pati si Renz? Palagay mo ba kung hindi ko nakikita na buo at totoo ang pagmamahal ni Renz sa anak ko, hahayaan ko? Sundin mo na lang ako. Sundin mo na lang kung ano gusto ko. Maniwala ka. Para to sa kabutihan ng lahat. Lalo na sa mga anak natin. Layuan mo si Renz. Posible yun. Hindi pwede yun. Paano? Boyfriend siya ng anak ko. Kung lalayuan ko si Renz, nangangahulugan na lalayuan ko rin ang anak ko. Mm-mm. Complicated. Bahan, ilang taong kami nagkahiwalay ng anak ko, ngayon ko lang ulit siya nakasama. Itatapon ko yung ilang taon na pinaghirapan ko para mahanap siya para saan? Sa pagdududa mo? Kulit mo eh. Gusto mo sabihin ko sa anak mo lahat para maging mas madali yung pagkalas mo sa anak ko. Hala. Binabantaan mo ba ako? Panindigan mo yung pagiging malisyosa mo. Ilantan mo lahat. Para masira rin ang relasyon ni Renz at ng anak ko. Yan ba gusto mo? Sige. Kung matigasan tayo. Kung sabihin, hindi kita winaringan. Kalimig na buhay ko, Banji. Finally. Grabe! Paano pag sinabi? Magugulo na. Ang gulo kasi ng story, no? Ang hirap intindihin. My gosh, anong mangyayari kay Rose? Parang siya talaga ang pinakakawawa. Ang hirap naman. Hindi ko ma-imagine pag nalaman ni Alex. Thank you for the treat, Rose. Doctor, this is my way of saying thank you for everything you've done for me. The CCTV footage helped a lot. Of course. I'm glad it did. Hi. Renz. Si Dr. Guillen. Doctor ko sa Milan. Dr. Galliani, this is Renz, my daughter's boyfriend. Oh, so nice to meet you. Hello.
Kilala kaya siya? Okay ka lang? Nagpakonsulta lang ako. Everything's fine. Sigurado ka? Mag-dinner lang kami ni Alex. Dito lang sa malapit. Parating nga rin siya. Renz, huwag mo na lang sabihin to kay Xandra, please. Baka kasi... Hello. Thank you. Hello. Alam niya. Oh my God, may alam si Doktor. Go ahead. Nice to meet you, Doc. Arrivederci. What's wrong? It's my dog. There she is. She doesn't know that I have had cancer. Her boyfriend knows about it? What do you mean? I know that guy. Oh my gosh. Can you give us a brief financial forecast? Say within the first year. For the first quarter, sir, it's around 15%. For the next quarter, kilala siya. 13%. For the third and last quarter, it's 10%. That's too low. Paano natin masosolusyonan yan? And get new investors to offset the expenses? The thing is, mayroon pang mga bagong hotels mag-open around here. Alam ko, Franco, but these are small, low-end hotels. Still, ma'am, investors may be apprehensive. We have an advantage here. We have restaurant sales, rentals, conferences, events. Present mo yun sa kanila. Yun naman pala. Eh, mas pipiliin pa ba nila yung mga cheap drive-in hotels kaysa sa atin? That's bad investment. Sana ganyan lagi yung ngiti mo. Well, everything's okay at home now, so... Hello. Okay na ba ako sa lola mo? Hello. Holding hands sila. Honestly, hindi pa rin alam ni Aamin na nakikita tayo eh. Hindi ko rin sinabi kay mommy kasi alam mo na she's still recovering. If you know what I mean. Pero, huwag na natin alalahanin yun kasi diba? Diba okay naman na ako sa mommy mo? Diba? Yes. Approve ka na sa kanya. Wow! Wow! Grabe ha! Grabe. Why do you make it sound like I'm so into you? No? Huh? Hindi ba? Hindi ba? Ang kapal mo talaga. Hindi nga. Eh. Ba't naman agahan? Inis. Nabibitin na ako. I'm sorry, I didn't give you a warm welcome kanina. It's okay, tita.
I know I need to work harder. Of course you do. Tita, just warn our prospective investors kung ano yung mga bad investments para sa kanila. And speaking of bad investments, natuloy ba yung negosyo ni Xandra at ni Rose? Hindi po nakikinig sa akin si Xandra, tita. What did I tell you? Maybe this will help. What's that? May kasama lalaki yung mami niya sa Switzerland. So? Kuha po yan outside of your hotel in Luzerne. In this video, kasama niya yung lalaki. Same guy. Inside in your hotel. Authorized personnel only. So they broke in? Yes, tita. Find out who this guy is. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. My gosh. Payback time. Oh! Nagdala ka pa talaga ng kakampi, no? Ganun nga ka daw, wag. Wala. Oh, ano? Ano? Sige! Ito ko naman ang mapit. Ano? Ito ko naman ang mapit, oh. Salamat ka, nandito ang uncle mo. Napagkamala, uncle. Palis na kami, uncle. Ano nagawa niyo dito? Tsaka, teka, bakit yung naka-shades? Shades? Shades! Shades! Atras sila eh. Subukan lang talaga nila. Diyan si Uncle. Nagot sila kaya telush. Alam nyo, never ako nagkaroon ng friends na gagawin yun para sa akin. All my life kasi palipat-lipat kami. Pero permanent naman na kami dito, kaya I will have long time friends na. And boyfriend. Huh? Bakit? Cheers na! Cheers na! Cheers! Hindi lang yun na yan. Yan! Perfect talaga itong place ito para dun sa restaurant. Ang ganda. Di ba, Mami? Anak, maganda siya. Alam nyo, maganda pahala dito. Kakaloka? Roses. Roses Cafe. Ligid sa mami mo. Anak, parang mas maganda siguro kung Xandra's na lang. Hindi. Gusto ko meron din pangalan mo kasi di ba pangarap mo to? Pero anak, bakit pa ako nangangarap? Iba dahil sa'yo. Ikaw ang pangarap ko at lahat ng to ginagawa ko para sa'yo. Tsaka isa pa yung isang pangalan, yung Sandros. Ano? Eh, hindi talaga bagay. Hindi naman. Sandros na lang. Okay, fine. Okay din naman, Sandros. Ikaw type mo ba? Kung anong gusto ni ma'am, okay na okay sa akin. Lasha. Okay. So, game tayo sa Xandra's. Tapos ilalagay natin yung malaking Xandra's dito. Diyan yung signage. Para kita sa ng lahat. Tapos diba si Pupilus? Sabi niya tutulungan niya tayo sa chocolates. Tuloy ba yun, Mami? Hala siya.
Oo, yung mga chocolate. Oo, tuloy yan, anak. Nakaloka si Renz. I know that guy. He used to come to our hospital in Lucerne very often. After you were confined. He was desperately looking for you. He even threatened the nurses when they wouldn't give you any information about you. Lasha. Tapos yung second floor, pwede natin gawin parang VIP area. Diba? What do you think? Oo nga, no? Bagay yun, anak. Magandang idea. Bagay na bagay, ma'am. No. Teka nga pala, ano bang meron? Bagong sahod ako, tay. Tsaka gusto ko lang din bumawi sa inyo ni nanay. Cake lang. Walang cash. Nancy. Ano ka ba? Joke na yun. Kulit! Thank you at naambunan mo kami. Alex, dalas-dalasan mo naman ang pagdalo dito. Oo naman, tita. Medyo na-busy lang po kasi ako lang sa restaurant namin ni Mami. Mag-open na po pala yung next weekend, ha? Punta naman po kayo. Oo! Ano ba? Huwag na. Bakit naman hindi? Na, maburaot lang kayo dun eh. Parang hindi ako makapalay. Gusto mo? Ano? Sarap? He used to come to our hospital in Lucerne very often after you were confined. She's not here. You're hiding. She's not here. Where's Rose? Please, you have to tell me. She's not here anymore. Doc, please. Where's Rose? I cannot give you any information. She's not here. Please, Doc. Call security. She please. Is not here. Hi, no, I'm not leaving. You have to tell me. Where's Rose? No. Where's this Rose? This is confidential. No, you have to tell me. Security. No. No. Please. Hello, girls. Oh, nakakatakot si Renz. He was desperately looking for you. He even threatened the nurses when they wouldn't give you any information about you. Peace na tayo, ha? Nga pala, nabalitaan namin na aksidente ka raw, ha? Pinamalas talaga yung mga nagiging girlfriend ni Renz. Grabe naman. Sino yung kasama mo last week, ha? Ang ganda rin, ha? Akala na yung pinagpalit mo na sa Alex. Mga marites. Maganda na, sexy pa. Matanong ako sa lalala. Sanay ka na lang dito. Dito na talaga, sir. Ano pala yung sinasabi nila nakasamang ito yung isang linggo? Maniniwala ka talaga sa kanila? May video sila, di ba? Okay. Okay, sige. I have to go. Sige. Baka naman balikan mo pa yun, ha? Mapaaway ka pa. Hindi ako ganun. Talaga. Promise. Promise. Okay. Bye-bye. Yeah. Elsie, tingin mo nga ito. Okay, napkins. Please don't forget, ha? Kailangan nakatayo siya. Parang ako talagang sila na po sa spray. Hindi ko kailangan. These are clean all. Oh, pari naman. Chefs. Freshly made chocolate. So, kumain nyo na rin para makapag-comment po kayo. Sige. Ang sarap! Na-approve mo na ba ito, Mami?
Oo naman, anak. Cindy na kasi sa amin to. Lagi namin ginagawa to sa Lucerne, di ba, Chef Rose? Oy, pero pari, hindi lang yan ang gagawin natin dito ngayon. Multitasking tayong lahat dito, ha? Like ako, pwedeng sakaha, tapos pwede rin sa supplies. Ikaw, pari, bartending, kusina, tapos kayo ni Jayco, pwede kayong mag-waiter, lalo na pag marami tayong guests. Ah, tsaka pwede din kayong mag-security, lalo na pag kailangan ni Arthur ng tulong, di ba? Oh, pero magte-training ka sa akin, ha? Pagpapasok, kap-kap. Paglalabas, kap-kap din. Lahat kayo, dadaan sa akin. Uy, ito si Arthur. Ano ka ba, mga kaibigan namin ni Roshan? Tiwala kami sa mga yan. Ang OA mo. Pero mo, puro sa akin sa agency. Sabi, wag daw basta-basta magtitiwala. Walang pamilya, walang kay kaibigan. Eh, minsan nga kung sino pa rin pinagkakatiwala mo, sino pa rin nilo ko sa'yo. Uy, grabe ka naman, Arthur. Kami lang to. Lalim mo. Alam, dyan na. Eh, Pepe! Ito yung ginawa. Lang ka lang. Hindi pa kami open. Sige, Arthur, okay na. May chocolates dito. Gawa mo? Tulabari. Sira sa nakikita mo, no? Ako mismo ang nakikita mali sa reaksyon nila. Ako na mismo ang hahadlang. Kung meron dapat arami. Kung wala namang magiging problema, di ba? Para naman. Siguro naman, at this point in our relationship, hindi na natin isipin maglokohan, di ba? Oh my God! Sino yun? Sino yun? May bagong character. Ako kinakabahan. Dalang-dala naman ako sa eksena. Anyway, grabe naman kasi. Ayoko ng mga ganun eh, mga loko-lokohan. Eh, natatakot ako sa character ni Renz. Tapos naawa ako kay ano, Rose. Kasi siya yung ano eh, siya yung pinakakawawa pag nalaman na lahat yung nangyari, yung past nila, diba? I hope you like this video and don't forget to like, share, and subscribe. And see you on the next episode. Bye everyone!